client number 6 dahil mag-install po tayo ng kortina. Kaya po, mabilis lang po sa sumunod sa ano, napasok. So wala pa po dito masyadong gamit kasi nga po yung... Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo? Ngayon po ay nandito po tayo kay client number 6 dahil mag-install po tayo ng kortina. So bago tayo mag-start, gusto ko lang pong muna magpasalamat sa mga subscribers po natin na sumusuporta po sa atin sa ating munting business kasi so far po tuloy-tuloy po yung mga nagiging kliyente natin at marami pa po tayong mga natatanggap na inquiries. So ito pong lalagyan natin ng curtains ay meron na po itong mga nailagay dati na blinds, ganyan. So, yung owner po is nag-upgrade from blinds, ipinakortina po niya. Then, yung iba po naman na blinds, kasi yung nabili po ay manipis, pinapalit niya po ng premium, which is yung ginagamit po natin na branded Losa, no? So, ayan po yung itsura ng kanyang bahay. So, tutor ko po kayo habang nag-install sila para kahit paano meron po kayo mapupulot na idea dito sa ating vlog. So, tara po, mag-tour na tayo. So, ito pong owner ay taga USA po yan, yung client number 6 natin. So, syempre mga ka-viewers, dalang dun sila, caretaker lang po yung namamahala dito sa kanilang bahay. So, dito po sa fences niya, naka-tiles po yan. Pinalagay niya ng tiles, 30 by 60, and patayo niya po pinalagay. Stone series po yung design niyan. And ito po, solar lights po itong kanyang post lamp. Hindi po ito dekoryente. Ganito rin po ipinalagay ng brother ko noon. Tapos, ayun po yung itsura ng kanyang gate. So, yung fences niya, meron po mga barbed wire and CCTV meron din. Meron din po siya ditong gazebo. Ayan. Tubular po ang mga braces niyan. Lahat. Then, ito po, plan nating lagyan ng curtain soon. Meron pa po mga aayusin dito niyan. So dito naman tayo mga ka-viewers ha, yung mga gamit po natin sa pag-install ng kortina, dito na po namin nilapag muna para po mapadali yung pag-install. So dito po yung garahe niya, ayan, then ito po ay terrace, and ayun po, balcony. Ito po yung tiles na ginamit niya sa balcony, 40 by 40 yan na ceramic, then stone series po. Ito mga tubular na yung mga yan, even sa window grills niya, tubular po no. So yung grills po nasa labas. Dito po sa kanyang terrace, naka polycarbonate roof, then braces steel tubular yan. Yung wall dito banda sa pintuan, naka deco stone, ang ganda ng kulay. Then ito yung design ng kanyang pintuan. Mamaya mga ka-viewers, itutur ko po kayo sa loob naman. Nag-i-install pa po kasi at medyo maingay po no. Anyway, ayan po itsura ng bahay. Pakita ko lang po sa inyo yung blinds po ng owner, no? So, ito po ay nabili sa mall. Kung napansin niyo po, manipis at madali po siyang masira. Kaya, ayan nga po tayo pang kinontak ng owner para po magpa-upgrade. So, ito po nilalagay ni Kuya Marvin. Ang tawag po dyan is valance board. Ang purpose po niyan is to add elegance. And syempre, para matago din po yung rail track nung sabitan po ng kortina. So, same procedure lang naman din po. Nag-drill po tayo and meron tayo din provide the vacuum para po sa mga ganitong klaseng bahay na tapos na maiwasan po yung dumi po sa loob ng bahay nila. Habang po sila ay nag-i-install, tayo po ay umalis muna dahil meron po tayong kausap. Ito po ay si client number 7 from Santa Ana, Pampanga. So, ito po yung bahay niya. Gawa po yan ni Rex Vlog. So, pakita ko na lang po, no? And mga ka-viewers, ito po ay abangan nyo dahil sila naman yung next nating i-installan. After po noon, syempre pumunta po ako sa San Fernando, Pampanga para mag-lunch. Dito na lang po tayo kumain sa Budoy's Eat All You Can. So, per head po dito is 299 pesos. And yung mga ina-offer po nilang pagkain dito is talagang putok-batok po. Gaya po neto, chicken barbecue. Then meron din po sila ditong pork ribs caldereta. Ito po yan. So since gaya po na sinabi ko, talagang putok-batok, chicharong bulaklak, hindi po mawawala. Pinakbet. Then meron din silang fried rice na hindi ko po alam anong connect neto. Pero meron silang steaming rice. Tapos po, sisig po, ala Kuya Budoy's. Ayan, masarap po yan, promise. Then, ito pong crispy pata nila. Okay po yung mga luto nila dito, in fairness ha. Fried chicken, and meron din po silang kare-kare, saka dinuguan, no?
So, masasabi ko lang po, masarap yung food po nila dito. And sulit po sa 299. Ito naman po, meron silang sinigang na baka. Binibigay po nila sa atin yan para sa soup. Saka meron silang shrimp. And ito po, pagbalik po natin sa bahay po ng client number 6. Ito po si Roda, nag-i-steaming iron na po sa family area. So, ang gamit po natin ditong fabric is polyester. Then, dito po sa baba, may onting changes lang po tayo. Yung valence board po, which is tatlo. Yung sa corner po, pagdidikitin na lang po natin. Parang dadayain po natin para mas elegante pong tingnan. So, dito naman po si Joven. Ito po yung sewers natin. Nagtatahi na po siya ng curtains dito sa dining area. So, ito po talaga, nagdadala tayo ng sewer para po makuha po yung tamang fit. And appreciation lang po, thank you po sa client number 6 dahil, ayun po, binigyan niya po ng pamerienda po ang ating mga tao. Salamat po. So, ayan, nakaka-touch naman. So, pinagpahinga muna po natin si Roda at si Roach muna ang magpa-plancha. Ah, saan ka dyan? Hindi kita makita. So mga ka-viewers, no, madali lang naman po mag-maintain ng kurtina. Kung meron po kayong steaming iron, ganyan-ganyan lang po, tutuwid po agad yan kasi maganda po yung gamit natin na fabric. Ito po ay polyester. Kaya po, mabilis lang po sa sumunod sa ano, napaso. Madahan-dahan lang kasi. Sa kayong ganito pong klase ng tela, hindi po lukutin yung gamit natin. Mga ka-viewers, so, tingnan nyo si Roda. Napakadali lang yung plantahin itong kutila. So for sure, kayo, magiging madali ito para sa inyo. Aha, wow. Magkano ba yan? Bili na. So, ang ginawa po natin sa valence board, pinagdikit po natin. So, parang ang nangyayari is dinaya po natin yung window, naging corner window siya ganon. Mamaya po makikita natin yung resulta. Ngayon po mga ka-viewers, no, maraming salamat po talaga sa mga naging kliyente po natin. Simulat sa pool po, nandiyan kayo at sinusuportahan nyo pa rin ako. Lalo na po sa pagtayo po natin ng business, talagang nagtiwala po kayo. Kaya ako po talaga ina-assure ko po sa inyo na hindi po kayo ma-scam at good service po ang mapoprovide ko po sa inyo. Anyway, continuous lang po natin yung pag-house tour habang po nagtatrabaho pa po ang mga kasama natin at team. Bale, ito po yung hagdanan ng owner. Sa totoo lang po, pag tumatapak ako sa hagdanan niya. Napakaganda po ng pagkakagawa, pulido, even yung pagpipaint. Then, ito pong accent wall tiles niya. Ito po ay nabili sa Wilcon. Ang ganda rin po ng combination niya. Gray wood look na which is pasok na pasok po sa interior design ng bahay. Ito naman po yung kanyang ceiling. Ito po ay parang nakikita ko metal na pininturahan po na beige. Ewan ko lang po connected sa roof niya yan. Pero ang galing, no? Tapos, ito naman po ang kanyang center lights or drop lights. Ayan. Tapos, tara, dito tayo sa railings pala. Ito po mga ka-viewers, combination siya ng tubular na pininturahan ng brown. Tapos, yung nakita niyo po silver is stainless. So, pwede palang ganong combination, no? Kaya kung gusto niyo po makakuha ng idea, ayan. Alam niyo talagang taga-subaybayin natin si ma'am, no? Yung mga ganitong klaseng pintuan, na-feature na natin yan. Wood plus smoke glass. Ayan. Then, ito po yung itsura ni bedroom number 2. So wala pa po dito masyadong gamit kasi nga po yung owner ay nasa US. So dito po, papalitan po natin ito ng blackout po na blinds. Kasi tingnan nyo po, oh, manipis po dahil nabili lang po ito sa labas. Ayan po yung difference din. So in fairness ha, ang ganda po ng kulay ng ano dito. Interior paint, cream and tulle white po. Ayan, ang ganda rin po ng tiles niya. Ito ay 20 by 120 po na wood look na matte finish. Then, gusto ko talaga yung design ng ceiling niya. Ayan. Ganda, no? Bago tayo pumunta sa next bedroom, ito pala yung common bathroom nila dito sa second floor. Ayan. Sa aluminum po yung gamit na door dito. Then, ang cute po na itong bathroom niya. Ayan. Oh. Dahil pababa yung ceiling. Ayan. Ang cute, no? So, ayan na po yung mga tiles. And then, nabuo din yung sink and toilet bowl. After po natin sa bathroom, ito naman po yung next bedroom. So, bedroom number 3. Open natin. So, dito po may temporary po na sofa bed. Ginagamit po yung pag umuwi po yung owner. Ayan. So, same vibe lang naman sila nung isa po kanina. Ayan. Then, dito tayo. Change angle.
Ayan. Ganda ng combination ng ano niya. Interior paint, kahit ulit-ulit po tayo. Anyway, mga viewers, no, so far marami ako nakikita talagang gumagamit ng aircon po, Daikin po na brand. Ayan. Then, dito naman po tayo sa balcony. May balcony po yung owner dito. Okay, umulan po kasi kaya medyo basa. Pero anyway, oh, pwedeng-pwede na yung laki ng balcony niya dito. Ayan. So, ayan na po yung spandrel, color white. Okay, no? Then may solar lamp din po siya dito or solar lights. So mga ka-viewers, habang nag-install po sila sa baba, explain ko lang po sa inyo yung nilagay po natin kurtina dito sa family area. Yung naging design po ng curtains po niya dito is wall-mounted. Kasi mga ka-viewers, di po natin siya malagyan ng valance. Kasi po, kung napapansin niyo po yung corner po ng ceiling, may design po, no? Kaya ang pinaka kailangan lang po natin gawin dito is wall-mounted. And ito nga po yung laging naging, hindi naman siya totally problem. Nagagawa naman po ng solusyon yan. Dahil meron na po dito na install na aircon, ganito po yung ginagawa natin. Gumagawa po tayo ng alternative, gaya po nito, since custom-made, na-achieve po natin yung tamang sukat po or haba ng isang kortina. And even po dito, ayan, pwede siya. So, ayan po yung naging finished product natin. Diba? So, package na po yan once na nagpa-install kayo. Gaya po ng lagi ko sinasabi sa inyo. Ayan. And, ayan. So, ito na po yung itsura ng kanyang family area. Ayan. Ang ganda-ganda, no? Social. Imagine yung sofa niya bagay po dun sa kulay ng kurtina niya. Matchy-matchy sila, no? Change angle po tayo para mas lalo nyo po ma-appreciate yung family area. And po mga ka-viewers, no, bali yung nilagay po natin dito sa bahay po ng client number 6, smoke and steel pa rin po ang kulay na yan. So yung steel po yung dark, then yung smoke po yung light gray. So ito po, valance board po ang kinabit natin para maitago po yung panels or yung rail track. So ito po mga ka-viewers, is suede po yung ginamit natin na cover sa valance board at meron po yung Uratex foam po. Then meron din siyang nail decor. Yan po yung mga nandiyan. Then, ito po, additional payment po yung nangyari sa valance board kasi gusto po ng owner, merong ganyan po na design, which is nakakadagdag po siya ng elegant sa loob po ng dream house ninyo. Then, syempre, yung tassel po natin, kung ano pong kulay po ng cortina, ganun din po yung gagamitin natin. So, ayan po, hindi na po natin makilala yung kanyang sala. Talagang, ang lakas po makasosyal. So, ito na yung finished product natin sa kitchen or dining area. Naka-valance board din po yan. And same din po na material sa living area po yung ginamit natin. Okay, yung model po ng... Ito na po yung finished product natin sa master's bedroom. Ayan. So, ito po, temporary lang po yung bedsheet. Pinang-cover lang po muna sa kama or yung comforter. Pero ayan na po. No, so talagang laki din po na itutulong ng valance board dahil po mas malinis pong tingnan yung nilalagay natin kurtina at mas elegante. Then, ayan pa po. Nice. Yung tiles po pala niya dito, maganda rin mga ka-viewers. So, 20 by 120. Start po kami ng installation ng 8:30 a.m. Then natapos tayo ng 7 p.m. po, no? So ganun po talaga katagal po kasi custom made po talaga ito. So kumbaga talaga pong nag-spend po tayo ng time para po ma-achieve po yung mga ganitong ka-elegante pong kortina. Ngayon po kung gusto niyo pong mag-order, magpagawa, magpa-custom made, pwede niyo po akong i-message sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, para magawa po natin yung oculars sa quotations. And po mga ka-viewers, yung nilagay po natin sa client number 6, no? Ngayon po, meron pa po tayong ilalagay doon na blinds na pending lang po kasi yung owner po,
supposed to be dapat yung lalagyan lang po yung isang bedroom ng blinds. So nagpadagdag po siya kasi natuwa po siya sa service natin. Kaya ayun po, i-install na lang po natin yung blinds ng isahang trabaho na lang po nun. Gusto ko lang po linawin din sa mga viewers natin na kahit po nag-i-install na po tayo ng kortina, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating canvas vlogs, house tour. Ngayon po kasi wala po tayo masyadong house tour, wala pong kumokontak sa atin. I don't know what happened, pero siguro kayo naman po makakapansin nun kung bakit po wala na tayo masyadong house tour po na nangyayari. Alam ko po, meron at meron pong magtitiwala sa atin ng mga homeowners, subscribers po natin na magpapa-house tour soon. Kaya, ayun po, message nyo na po still sa aking Facebook. Kahit po hindi ko kayo na-installan ng kortina, hindi ko po kayo nabigyan po ng services, okay lang po sa akin. Wala pong problema. Ito po kasing business is blessed in disguise lang po. Hindi ko po expect na magkakaroon tayo ng munting negosyo. Pero po, mga ka-viewers, kung ano po yung nasimulan natin, ano po yung naging content natin, ayun pa rin po, hindi tayo aalis doon, no? Ngayon po, mga ka-viewers, ha, gusto ko lang po magpasalamat ulit po sa mga tumatangkilik, sumusuporta, at nagsusubscribe po sa akin channel at nanonood. Again, maraming salamat po. Hindi ko na rin po papahabain pang ating vlog. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!